Ngayong gabi, sa University's After Dark, babalikan natin ang isa sa pinakaprestihiyosong pamantasan sa Pilipinas, ang University of Santo Tomas. Kaya't buksan ang mga mata, talasa ng iyong pakiramdam, at tataga ng loob. Dahil isa lang naman ang tanong ko sa iyo. Handa ka na bang matakot? Hindi na bago sa atin ang mga kwento patungkol sa mga estudyanteng hindi na kinakaya ang pag-aaral. Karamihan sa mga ito ay humihinto pansamantala at ang ilan naman ay tuluyan ng humihinto sa pag-aaral. Ngunit may mga ilang kwento na nagsasabing maliban sa paghinto sa eskwela, may mga estudyante ring kinukuha ang kanilang mga sariling buhay para lang makaalpas sa paghihirap. Hindi iba sa mga kwentong ito ang University of Santo Tomas sa Espanya, Manila. May mga kumakalat ding mga kwento tungkol sa pagpapakamatay ng mga estudyante dahil sa labis na pag-iisip o depresyon sa pag-aaral. Ang ilang mga kwento ay lumipas at nalilimutan. Ngunit may mga iilang kwento o kaluluwa ang nananatili sa pamantasang ito. Isang popular na kwento sa mga estudyante ay ang nakabigting katawan ng isang hindi kilalang babae ang naghahasik ng hilakbot sa mga estudyante ng main building ng UST. Kadalasan daw, kapag nasa loob sila ng cubicle, tila ba may tumatapik sa kanilang noo. Akala mo wala lang, ngunit pag tinignan mo kung ano ito, magugulat ka na lang sa aparisyon ng isang babaeng nakabigti sa harap ng ulo mo habang nakatingin sa'yo. Alam mo na siguro ang kwentong ito dahil sikat na sikat to hindi lamang sa UST. Ngunit kung iisipin mo ang naging nakaraan ng pamantasang ito, paniguradong paglalaruan ka din ng iyong imahinasyon. Ngunit isa sa mga kwentong hinding-hindi makakalimutan ng mga empleyado ng pamantasan ay ang pagpaparamdam ng isang estudyanteng hindi matigil ang pagtangis at pagsigaw ng kanyang mga hinagpis. Kung hindi mo ito alam, humanda ka na sa iyong maririnig. Taong 1987, nagulantang ang buong pamantasan sa pagpapakamatay ng isang estudyante. Tumalon daw ang estudyanteng ito mula sa ika-apat na palapag ng St. Raymond's Building. Isang commerce student daw ito na maliban sa iniisip ang kanyang pag-aaral, dumagdag pa di umano na nagkahiwalay sila ng kanyang kasintahan na sabay din sa plano ng kanyang mga magulang na maghiwalay. Sa bigat ng kanyang mga dinadaanang problema, nagkaroon na raw ito ng psychological problems at hindi naglaon. Gumuho na lang ang natitira niyang pag-asa para ipagpatuloy pa ang kanyang buhay. May mga nagsasabi na ito rin daw ang kaluluwang palaging naririnig at nakikita ng mga estudyante sa room 406 ng gusaling ito. Ngunit may mga nagsasabi ding
hindi lang siya rito nagpaparamdam, maging sa buong gusali din. Isang gwardiya daw noon ang naglalakad-lakad sa St. Raymond's Building. Hindi naman daw niya yun oras ng rounds, ngunit nasa kalagitnaan na rin yun ng gabi. Habang nasa tapat na siya ng gusali, hindi na iwasang mapatingin ito sa fourth floor at nagulat ito nang mapansing tila ba may tao sa taas. Nagtatatakbo daw ito na parang nagmamadali, tapos biglang hihinto. Rinig na rinig daw niya ito na parabang nakaspeaker ang mga yabag ng paa sa sahig. Dahil nga 10 oras na ng gabi at sigurado siyang wala ng mga estudyante sa loob ng pamantasan, agad niyang pinasok ang gusali upang tignan kung may nakapasok bang hindi kilala sa loob ng pamantasan. Dali-dali itong umakyat sa ika-4 na palapag habang pinapakinggan ang pagtakbo ng taong ito. Habang papalapit siya ng papalapit, papalakas din ang papalakas ang tunog hanggang sa makarating siya sa taas at biglang nanahimik ang paligid. Napatigil siya sa pagtataka. Wala siyang ibang naririnig kung hindi ang kanyang paghingal mula sa pag-akyat ng hagdan. Isa ata sa mga requirements para maging security guard ka ay ang matinding tapang at lakas ng loob, dahil ang sumunod niyang naisip ay silipin isa-isa ang mga kwarto sa ika-4 na palapag ng gusaling ito. Maling desisyon nga ba? Ngunit ang nasa isip lang naman ng gwardiya ay protektahan ang lugar na kanyang binabantayan. Habang naglalakad, tila ba naririnig niya ang isang babaeng umiiyak. Ngunit hindi sa loob ng mga kwarto, hindi din sa pasilyo. Naririnig daw niya ito sa isip niya. Alam niyang may umiiyak, ngunit hindi niya ito naririnig. Napaka-weirdo daw ng pakiramdam, ngunit hindi pa rin siya nawala ng lakas ng loob na ipagpatuloy ang kanyang gawain. Dahan-dahan siyang naglakad at bawat paghakbang niya, unti-unti ring lumalakas ang naririnig niyang pag-iyak. Nagbago rin daw ang kanyang pakiramdam na para ba siyang nalalasing. Habang binabalanse niya ang kanyang katawan, sabay sa papalakas ng papalakas na tunog ng isang babaeng tumatangis, naaaninag niya sa dulo ng pasilyo ang isang figura ng tao. Dahil nga para siyang nalalasing sa hindi mawaring dahilan, sumigaw daw siya ng sumigaw upang kunin ang atensyon nito. Hoy! Sino yan? May tao ba dyan? Sino yan? Hindi niya alam kung malabo lang ba talaga yung nakikita niya o dala na lang din ang pagkahilo. Hindi daw niya maaninag ang taong ito. Parang usok na korting tao raw. Pero malalaman mo pa din, meron kang kaharap. Nagpatuloy siya sa paglalakad at nang malapit na sa figura, ay unti-unti niyang iniabot ang kanyang kamay upang humingi ng saklolo, dahil ang ikinakatakot niya ay baka bumagsak siya sa sobrang pagkahilo. At pangalawa, tanungin din kung sino ba ang taong yun. Pag-abot niya ng kanyang kamay,
Dahan-dahan din daw hinawakan ng pigurang ito ang kanyang braso. Sobrang lamig daw ng kamay nito. Hindi raw yung malamig na basa na parang yelo. Siguro maihahalin tulad daw niya ito sa dry ice. Malamig, pero tuyot na tuyot. Bigla daw siyang natauhan ng mga panahong yun. Sinubukan niyang hilahin pabalik ang kanyang kamay. Ngunit lalong humihigpit ang hawak ng pigurang ito sa kanya. Wala na lang siyang magawa kung hindi titigan ito habang umiiyak sa kanyang harapan. Hanggang sa tinanong niya ulit ang tao. Sino ka? Anong ginagawa mo dito? Tumigil daw ito sa pag-iyak at dahan-dahang lumapit para ipakita ang sabog-sabog at nabubulok nitong mukha. Sumigaw raw ang kaluluwang ito ng pagkalakas-lakas na sa tingin ng gwardiya ay dinig sa buong pamantasan. Ngunit sa kabilang banda, inisip niya na baka guni-guni niya lang ito. Pero hindi na siya nagdalawang isip na puwersahing hilahin ang kanyang kamay at kumaripas na ng takbo palabas ng St. Raymond's Building. Salamat sa panonood ng video natin at pakikinig sa ating kwento ngayong gabi. Kung gusto mong marinig ang iyong kwento sa Scream PH, ipadala mo na ito sa ating email address at Facebook account. Kung matapang ka talaga, i-follow mo na din ako sa aking Facebook account, Instagram at TikTok account. Hanggang sa muli nating kwentuhan, magandang gabi sa inyong lahat.